I miss my dad. Apo. Kayo kaya na. Social? Eh, ang pakiramdam ko po sa mga anak mo yan, masaya ako. Paglabas ko, sir, masaya ako sa mga pamilya ko. Ano pangako nyo kay Mrs. Dai? Na magbago na ako, ayaw ko na. Kawawa yung ano, sarili ko, kawawa yung pamilya ko. Dai, saan punta nyo ngayon, Dai? Sa Bungsyo, sir. Ano pong sabi po? Ayaw daw. Itatapos sa akin. Bakit daw po? Ayaw yung pa-interview, sir. Ayaw kayong puntahan po? Baka ganit siguro, sir. Sa tingin niya po, bakit po? Yung paggamit ka, sir. Yung paggamit niya po ng... droga. Yung ayaw niya. Anong naramdaman niyo tayo ngayon? Pero nakita ko na, sir. Maligaya na ako. Ewan ko lang. Mapapakilala ko yung nanay ko. Ito po yung nanay ko. Ilang buwan po siyang hindi nakita. Ngayon po, nagluluto po siya ng pansit para sa salo-salo po mamaya. Nanap po niya kayo kapo, hindi po kayo nakarating po. Nung nag-boodle fight po sila. Ay. Nagtrabaho po kasi. Nagtrabaho po. Pumasok ako kapo. Kanina rin po, hindi kayo nakarating sa... graduation. Na-late po kasi, pero pumasok ako ilang oras lang. Pero pumunta po, hindi namin naabol. Anong pakiramdam niyo po? Nandiyan ulit si Brian po. Masaya, masaya kami. Ngayon, naiingalit pa rin po ba kayo? Hindi naman. Hindi. Masaya. Basta na umuwi na, masaya kami. Napatawad niyo na po si Kuya Brian sa nagawa po niyang pagkakamali. Oo, siguro na ano niya, naisip niya yung ginawa niya. Ganun lang. Nasa sa kanya, balikan pa niya. Ang inaasahan ko, sir, kung halimbawa pupunta ako ng barangay hall, magre-report ako. Kung hindi nila ako tatanggapin, wala akong magawa. Paglabas ko dito, kung gusto kong babalik sa barangay o kung tatanggapin nila ako. Nasa kanila po, sir, silang kagawad tsaka si kapitan. Kung matatanggap pa ako, babalik ako. Pero pag hindi? Pag hindi, sorry, wala tayong magawa, sir. Hindi, ganito lang. Siyempre, sabi ko nga kanina, mag-uusap-usap pa kami lang. Ang pangako, madaling sabihin. Okay. So, ang ibig ko sabihin, ano? Gawin. Gagawin ko siya kagawad. Gagawin ko talaga. Huwag na yung dati. Ah. Kung ayaw nila akong driver, di maglilinis na lang ako doon. Magwawalis, tsaka lilinisin ko yung barangay hall. Kung hindi, sabay muna ako. Dapat sana, no? Yun yung very ideal. Kasi nahihirap naman yung nabibiktima nito, eh, no? Nung ganitong problema. So dapat talagang ina-address din ng gobyerno. Ano ba yung dahilan? Bakit sila gumagamit o ba't sila nagbebenta? And one thing is that mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya napipilitan sila. I'm sure if they had a choice, hindi nila gagawin yun. Sino ba naman ang nangarap na maging drug addict or maging drug pusher? Napupwersa tayong yung mga kabayan natin na kumapit sa patalim. Well, we are for the rehabilitation of alleged substance abusers. Ano? Pero yun nga, sana nadadivert din natin yung totoong need ng mga biktima. They should have put up many livelihood facilities instead. Ano kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Sino? Did I prosecute somebody na pinapakulong ko? Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing.
it's their words, so hindi natin alam kung totoo yan. At kung totoo man yan, hindi natin sila i-congratulate for that. Because one death is too many. As per media reports, more than 20,000 na yung mga napapatay dito sa war on drugs ni President Duterte. Journalists that go around during the night para alamin, no, at i-dokumento yung mga kaso ng extrajudicial killings. I don't think din naman naaaminin ng PNP yun, no, because nag-backfire din sa imahe nila yung polisiya na binaba ng presidente. Siguro hindi framing ng gobyerno, lalo na doon sa international community, talagang hindi maganda yung impact ng pagkapatupad ng war on drugs. Kasi you are claiming the right of a person na wala ka namang karapatang gawin yun, especially na wala namang death penalty sa Pilipinas. Basta may isang buhay na namamatay, malaking bagay iyon. Hindi minamaliit ang buhay. Sabi kasi sa batas, RA 9165, imprison them, apprehend them, and imprison them. Remember that the government came out with a year-end report last year where they said that there are still pending investigations of a number of cases. So we're interested to find out what is the status of those pending investigations. Taliwas yun sa konsepto ng human rights. Sabi nga natin, ang isang tao pwede pang isalba. Tapos na kasi yung panahon na an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pangalawa, sabi nga rin natin, ito kasing mga users ay in a way victims rin, victims of poverty and victims of addiction. And pangatlo, we have to realize that these are also people with families. Kasi sabi nga natin, if there are 5,000 deaths, if we are to follow government's numbers, we have to realize there are also 5,000 women who have been widowed. Meron din silang mga, safe to say, 5,000 na mga anak na orphan. At 5,000 na magulang na nawalan ng anak. So it's a bigger social problem afterwards. Diba? Ano ngayon ang mangyayari dun sa mga bata at sa mga asawang naiwan or naulila na may mga pangangailangan? Will it be a cycle? Kakapit rin ba sila sa droga para matustusan yung kanilang mga pangangailangan? Kaya misaya ko sa gumagamit ngayon, sir. Parang dapat hihintuin na sila, maghihinto na. Parang wala nang problema. Eh, kung masasalvage ka sa daan, wala. Kawawa ka lang. Hindi naman po kailangan patayin yung mga taong gumagamit. Kailangan naman pong i-rehab. Yun lang naman po yung the best solution at yun po yung pinaka-the best healing.